kayo. Bakit ko ba nasabi plastikan tayo? Kasi nice place lang yun sa aking experience. So, iba-iba tayo na experience. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, alam ko, long time no vlog. So, ayun, I need to explain. Explain, charis! So, ayun, mag-explain ako sa inyo later kung bakit hindi ako nag-vlog for more than a month. So, yung last vlog ko nga guys is yung nag-iimpake ako pauwi ng Pilipinas, diba? So, dahil konti na lang yung oras natin, mamaya na ako mag-e-explain. Pero ngayon guys, I'm back to myself. Ay, back to myself, charis. So, ayun. Ngayong video na ito guys, ang gagawin natin ay isasama ko kayo sa aming company dinner. So, ayun. So, today is Friday. Parang naririnig ko, bulong-bulungan dito sa loob ng company namin na half day kami ngayon. So, ayun guys. Kaya siguro maaga yung weshik namin para hindi rin kami gabihin. Kasi mahirap ang taxi, lalo na pag ganitong panahon, malamig. Ang hirap ng taxi, ang hirap makauwi. So, baka naisipan ng amo namin na agahan na lang yung weshik. So, ayun. So, hindi na tayo nag-breakfast para mamaya talaga kargado tayo ng sanggip salad, charis. So, ayun guys. So, ilang minutes na lang yan, papasok na ako. So, ayun. Isasama ko kayo sa aming company dinner later. So, magre-ready muna ako ng mga dadalhin ko mamaya. Siyempre, bag. Kasi mag-grocery rin ako saglit. Kasi bukas mukhang uulan or mag-i-snow. So, kailangan ko nang i-take tong opportunity na to mamaya para mag-grocery. So, ayun guys. Mag-update na lang ako sa inyo later. So, ready na yung bag ko na dadalhin later. Yan. So, kukunin ko na lang ito mamaya dyan. Isang ganyan na lang. And then, ayan. May tour. Nag-tour ang gulo ng kwarto. So, ito yung ihahanda ko sa New Year. Pero mamamalingki pa ako ng konti mamaya. So, ayan guys. Papasok muna ako. Pasok na tayo ang ilay ng mga adyuma. Masaya sila dahil half day. So, yeah, may konting snow pa. Hindi pa natutunaw. Kasi, minus degree pa yung temperature. So, yan. Good morning! In muna tayo. Ay, but ano to? So, may tech be. Kanina pang tech. So, hi guys. Time check. Mag-alas 12 na. So, magre-ready na ako bago kami umalis. Para naman magmukha akong tao. Char. So, ayan guys. Aayos muna ako saglit. So, ayan guys. Nag-iintay na kami. Ito yung mga, ano? Pauwi na. Char. Ang last, ano, weshik. Nasaan yung service natin? Ginawang service mo ako. Oh, hi! Say hi to my vlog. Oh, mag-hi kayo! Mag-hi kayo! Ayan, year-end party namin guys. So, ito, magka-capture pa kami. Ayan. So, yan ang after ng ano, bagyo yung lamesa namin. Ng taong. Ito na yung natira guys. Ayan o, oh, ang lasing na yan o. Oh. Salamat sa libre. So, tapos na kami mag-grocery. Ay, mga kasama ko guys. Pauwi na kami. Tapos na yung party. Hindi masaya. Yun na yun? Kamjetang siya, hindi siya ano. Sanggip sal. Babasa ba tayo? Ha? Hanep. So ayan, hanap muna kami ng sasakyan guys. Ito yung binili ko guys.
Ayan o. So, no, brand kami na malengke. Lamig. Manipis pa naman na suot ko. Dunim. Ayan na, may service kami, guys. Tambe. Tambe lang, sir. Okay, tambikyo? Ogi? Ogi? Wow! May namse. Ah, 대리님 여기에서 담배 피우고 왔지. 냄새 안 좋아. 대리님 여기 그 핸드폰 마켓 갔다 왔어. So, ayan guys. Nakauwi na ako. Ay, kami pala. So, ayan. Mag-aalas tres na ng hapon. Wait, may set up ko lang. Camera. Excuse me. Excuse me. Wait lang. Okay, yan. So, ayan. Tapos na ang aming company dinner. Pagod ako. Naglakad kasi kami. So, ayan, guys. Yun na ang aming year-end party. So, kamjet ang kinain namin. Akala nga namin magsasanggipsal kami. Pero at least yun, okay na yun. Para hindi tayo mga may, ano, prito. So, ayan. Bali mamaya darating yung asawa ko. So, ang gagawin ko muna ngayon is maglinis ng aking kwarto. So, medyo malamig na naman. Struggle talaga lalo na pag nasa container ka. So, meron akong content about doon, guys. So, yun. I-share ko yung experience ko kung ano yung my experience ninyo if yung inyong accommodation is container. So, yun. I-share ko yung experience ko sa inyo, guys, sa next vlog. So, for today, maglilinis muna ako, guys. And, babalikan ko kayo later. So, ayan, guys. Tapos na akong maglinis. So, ayan. Chikahan na tayo. Well, wala namang masyadong mga ganap kanina. Kumain lang kami. Chika-chika. Nag-speech yung amo namin. Yun nga, sabi niya. Next year, uuwi na yung dalawa kasi tapos na yung kontrata nila. So, I'm not sure kung kukuha ulit siya ng dalawang Filipino na kapalit nila. Hindi ko alam. Or, ibang lahi. Mga inchik. Ganon. Ganon lang yung kinukuha niya. Inchik. Filipino. Yun. Pero may time dati, guys, nung panahon na nagkakagulo sa Afghanistan, yung mga refugee na dumating dito sa South Korea, kumuha siya ng dalawa. So, pero umalis sila. Kasi nga, alam mo na, well, nabanggit ko na rin, guys. Di ba nga, sabi ko nga kanina, plastikan time, di ba? So, bakit ba nasabi ko yon? So, hindi naman talaga natin may iwasan, lalo ng mga dayuhan lang tayo dito sa kanilang bansa. Disclaimer lang pala, guys. Itong sasabihin ko is based lang sa aking experience. So, hindi ko nilalahat yung mga Koreans, ah. Dito lang sa company namin. Based on my experience. So, don't come with me sa comment section. Baka i-bash nyo ako, guys. So, sa experience ko lang dito sa company namin, yung sasabihin ko. So, hindi ko nilalahat yung mga Koreans, okay? So, bakit ko ba nasabing plastikan time? Kasi meron kasi kaming katrabahong dalawang Koreans dito na grabe talaga. As in, grabe ang toxic, ang negativity, yung bad energy na dinadala nila. Hindi ko na i-explain or sasabihin into details, pero alam niyo na yon pag foreigner ka. Ganito na lang, sasabihin ko na lang na parang ang baba ng tingin nila sa mga Filipino, yung dalawang Koreans na katrabaho ko. So, ayun. Parang napaka-entitled nila and parang nabili nila yung buong pagkatao mo. Kung paano kanila tratuhin. So, ayun. In short, ang baba ng tingin nila sa mga Filipino. Well, yung dalawa lang, guys, ha. Yung dalawang katrabaho ko lang na Koreans. Hindi naman lahat ng mga katrabaho ko. Marami kaming mga Koreans na katrabaho. Yung dalawa lang talaga na yon na lalaki sila, na grabe. So, kahit tama naman yung ginagawa mo, ewan ko ba't nagagalit sila, hindi ba ata masarap yung ulam nila, kahit kakapasok lang nila, ganun. Tas kahit hindi ikaw yung napapagalitan, parang syempre na mayroon din kurot sa puso mo na yung mga kasama mo napapagalitan, ganun. Sa konting bagay lang, ganun. So, yon. In short, mga toxic sila na katrabaho yung dalawang Koreans na yon. So, yun lang. Yung dalawang Koreans lang talaga na yon ang kinaiinisan namin dito. Both
kahit kalahi nila mismo, inis na inis sila, hindi lang kami ang naiinis sa kanila. Kahit yung mga adyo mga nakatrabaho ko guys, naiinis din sila dun sa dalawa na yon. So pag na may naririnig ako, kanyari, may sinasabi sila ng ganyan, labas, ay pasok dito, labas doon, tapos minumura ko na lang sila sa isip ko. So wala, ganun talaga, mga dayuhan lang tayo dito sa kanilang bansa. So ayun. Yung nabanggit ko nga na dalawang Afghanistan na kinuha ng amo ko, umalis na sila. Matagal na to guys, pero chika ko na rin sa inyo. So, ayun, yung isa nga nakausap ko siya. Ang ganda ng trabaho niya sa Afghanistan, parang mataas yung posisyon niya, ganon. Skilled worker siya. Tapos, sabi nga niya, ay tinanong niya ako, kung ilang years na akong nagtatrabaho dito sa company. Tapos sinabi ko noon mga, oh, almost 5 years na, sabi ko noon. Wow! Really? Sabi niya, nagulat siya. Kasi, paano mo sila natitake? Sabi niya, ganyan. Ang ano nila sa sarili nila, ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Hindi nila binibigyan ng respeto yung mga co-workers nila. Ganon. Ganon ang sinabi niya. Tapos, how come tumagal ka dito? Sasabi ko, I don't have a choice. Sabi ko, choy, English. Tapos, bakit? Sabi niya ganyan. Siyempre, hindi naman niya alam yung process pag EPS. Diba? Hindi naman pwedeng basta-basta na, lilipat na ako ng company. Ganon, hindi. Kasi kailangan may valid reason ka para lumipat ng company. So, and siyempre, nung time na yun, siyempre, masisincere pa lang ako. Hindi naman pwedeng aalis na ako. Tapos, siyempre, mahirap na. Baka hindi ako makabalik. Diba? So, ayun, yun lang, di ba? Kahit yung mga Afghanistan, kahit ilang months pa lang sila dito nun, talagang naramdaman nila yung bagsik, lalo na yung dalawa na kinaiinisan namin. So, yung mga sinabi ko na yun, guys, hindi ko kayo tinatakot, ha? So, based on my experience lang yun. So, baka isipin nyo, ganun lahat yung mga Koreans, mga, ano sila, racist, discrimination, hindi. May iba, okay, iba. May ibang Koreans na ganun. Pero mostly naman ang mga kilala ko, mababait sila. Lalo na yung mga katrabaho ng asawa ko, yung may friend pa nga siya na Korean, yung mga kabatch ko din, ang babait ng mga nila, katrabaho nila na Korean. So, meron talaga na isa, dalawa, tatlo na buisit sa isang company, di ba? Swerte na lang talaga kung wala. At least, hindi sila lahat ganon, di ba? Dalawa lang tinitiis namin na ganon. So, ayun, at least, na-share ko lang sa inyo to, guys. Para, syempre, baka isipin nyo, Korea. Yung parang nanon, yung mga na pinapanood sa K-drama. Baka expect nyo, ganon, di ba? Kaya ko rin sinishare to sa inyo, at least, para aware din kayo, para hindi rin sobrang taas ng expectation ninyo pagdating nyo dito, di ba? Maganda na aware kayo na merong ganitong nangyayari dito sa South Korea. So, ganun talaga. Syempre, dayuhan lang tayo dito sa kanilang bansa. Kahit naman sa Pilipinas, aminin nyo, kahit sarili mong kapwa Pilipino mo, may discrimination na nangyayari, di ba? What more pa dito sa South Korea na language barrier, ibang culture, of course, automatic. Talaga may experience ka na discrimination, hindi yun maiiwasan. So, wala namang perpektong bansa, gaya nga nasabi ko, kahit saan ka naman pumunta, meron talagang ganon. Kaya nga laging sinasabi, kahit yung DMW, kailangan, pag pupunta ka nga dito, dapat physically, mentally, and spiritually prepared ka, di ba? So, kahit na ganyan, may dalawa kaming buwisit na katrabaho, okay lang, tuloy lang, trabaho lang, di ba? Well, ang pinunta ko naman talaga dito is trabaho, hindi naman yung kailangan i-please ko, especially yung dalawang kinabubisitan namin dito. So, ayun guys. So, uulitin ko guys, based lang yun sa aking experience. So, iba-iba tayo ng experience dito. Yung mga kapwa ko EPS, di ba? Merong iba na magandang company nila, mababait yung mga Koreans. Meron may iba, maganda nga yung company nila, buisit naman yung mga katrabaho nila. Parang dito sa company namin, buti na lang mga dalawa, minsan nagiging tatlo sila pag nasumpong yung isa. Ganon, yung kinabubisitan namin. So, ang ano ko lang sa inyo guys, syempre pagpupunta kayo dito, lakasan nyo yung loob ninyo, hindi pwede yung mahina ang loob.
Lalo na kung hindi kayo sanay na nasisigawan, lalo na sa mga Koreans talagang, ewan ko, sigaw talaga yung ano nila, ang habi nila. So, yun ang advice ko sa inyo guys. Kung ikaw na nagbabalak, maging isang EBS worker, so, ayun. And, gaya pala na sabi ko kanina guys, mag-explain ako sa inyo kung bakit ang tagal kong hindi nag-vlog. So, bakit ba? Di ba last vlog ko, nag-impake ako pa uwi ng Pilipinas and after that, hindi na ako nag-upload. So, anong nangyari sis? So, ayun, di ba, 5 days lang ata yung bakasyon namin nun kasi may nilakad lang yung asawa ko. And may nangyari hindi maganda. Hindi maganda, charis. Ano, nagpa-check ako sa OB. Kasi, guys, kasi nakikita niyo naman sa vlog kung chubby-chubby ko, di ba? So, ayun, talagang ang bilis ng pagtaba ko. So, parang inisip ko baka meron akong PCOS, ganun. So, ayun nga, nagpa-check ako and confirm na meron akong PCOS. And meron pang, ano, aside dun sa PCOS, konti ako mag-produce or as in wala akong pinoproduce na egg, ganun, sa ovaries ko. So, sabi nga ng doktor, kailangan ko magpahinga, kailangan iwasan ko ang stress, pero bakit? Diba? Gaya nga sinabi ko kanina, may dalawa kaming kinabubusita ng dahilan ng pagkaka-stress ko dito sa company namin. So, yun. Nung nalaman ko yun na meron akong PCOS and yung ovary ko, mahina siya mag-produce ng eggs. Siyempre parang binagsakan ako, parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Ganun. So, iyak ako ng iyak. Ganyan. Kung ano anong gagawin ko. Kasi sabi naman nila pag PCOS, kaya naman yun sa diet. So, ayan guys. Nung pagkabalik ko dito sa South Korea, yun, nag-diet ako. Pero, yun na, on process pa rin. Nag-diet pa rin ako until now. No rice tayo. Pero minsan may cheat day, pero konti lang. Hindi yung as in talaga ng buffet na cheat day na hindi kasi ako nagre-rice. So, yun, tinitikman ko lang. Ganun. So, nung nalaman ko nga yun, guys, nawalan ako ng gana mag-vlog. Actually, after nga nun, nung nalaman ko may PCOS, the next day, nag-house tour ako. Kasi promise ko sa inyo, mag-house tour ako, diba? So, yun nga, nag-house tour kami. Pero, kitang-kita mo kasi doon sa mukha ko na hindi ako masaya. So, hindi ko na siya in-upload, hindi ko na siya in-edit, hindi ko na in-upload. Kasi ang gusto kong ipakita sa inyo guys dito sa aking YouTube channel, gusto kong humarap sa camera. And gusto kong ipakita yung true self ko. Pag makita niyo malungkot ako, yung masaya ako. Ayoko yung mag-house tour ako, saya-saya ko, pero may pinagdadaanan ako. So, yun, hindi ko na tinuloy. Hindi ko na in-upload. So, ayun, kaya tumigil akong mag-vlog. So, parang hinil ko muna yung sarili ko. Heal, Chisera. Ayun, take time muna ako para ma-absorb ko lahat. Yun. Kaya ngayon, medyo okay na ako, guys. Medyo nalulungkot pa rin, pero at least mas okay na compare last month, diba? So, ayun nga, I'm back for, ano na, vlogging. So, ayun. Pero, I think hindi mapapadalas. Siguro every weekends na ako mag-upload ngayon. Siyempre, nagtitrabaho din tayo. Kasi dati guys, nung mga nakaraang buwan, gusto ko lagi akong nag-vlog, nag-share ako ng mga gusto kong i-share sa inyo. Nakaka-drain din kasi. Kasi magtatrabaho ka. Tapos gusto ko lagi akong nag-upload. Ano ba yan? Gusto ko nakatiin yung katawan ko. Ganun. Actually guys, I love vlogging. Gusto ko mag-share sa inyo ng mga information or experience ko dito, lalo na yung mga gustong pumunta dito. Kaya ginawa ko nga rin itong aking YouTube channel. Ang dami nga nagme-message sa akin kahit hindi ako nag-upload. Meron pa rin nagko-comment, meron pa rin nanonood, guys. Maraming salamat sa inyo. And ayun nga yung mga humihingi na reviewers sa akin, ang dami na nag-message doon sa aking Facebook page. So you are the reason kung bakit ako nagvo-vlog, guys. So, ayun. Yun na. We are back. Vlog ulit tayo. So, ayun na ang dahilan kung bakit nawala ang lola ninyo ng almost 2 months, di ba? 2 months ata. So, ayan. Yung pinangako kong house tour sa inyo, guys, next time, uulitin ko na lang yung house tour pag uwi. Kasi yung ginawa ko nga na house tour last month, gaya nga nasabi ko, di ba, the next day,
nag-house tour pa ako, pero kitang-kitang mo talaga sa mukha ako na hindi ko feel mag-house tour kasi malungkot ang lolo ninyo. Pero ngayon, sa susunod na house tour pag umuwi kami, much better na yung magiging house tour kasi ongoing na yung construction. Ongoing na yung pintura ng bahay as of today. So, ayun, mas maganda yung house tour natin pag umuwi kami ulit ng Pilipinas. So, yun guys, everything's happened for a reason. So, there's a reason kung bakit hindi ko na-upload yun kasi much better yung susunod na house tour ko. Kasi nga, pinapapintura na namin ngayon. So, yun guys, abangan ninyo. So, pasensya na. Diba, baka sabihin nyo, nangangako ka naman na mag-house tour tapos hindi naman totoo, hindi ka naman nag-upload ng house tour, baka etchos lang yan. Hindi guys. Okay, so ayun, babawi ako sa inyo kapag umuwi kami. And para, diba, makita nyo yung patas ng South Korea para mas lalo kayong ma-inspire. So, yung house tour na yun guys, hindi yun pagmamayabang, okay? Gusto kong i-share sa inyo yung fruit of labor namin dito ang mag-asawa sa South Korea. So, ayun, para ma-inspire din yung mga EPS aspirant na nanonood dito sa aking YouTube channel. So, ayun guys, and ayun, may chichika pa ba ako? I think, ayun, nasabi ko na lahat. And i-end ko na yung vlog dito guys. So yung next vlog na gagawin ko naman is i-share ko yung experience ko dito. Kung ano yung na-experience ko during winter. Tapos yung accommodation ko is container. Diba? Grabe. Basta madami akong i-chichika dun sa next vlog ko guys. So yun. Tatapusin ko na muna yung video for today guys. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan nyo tong video na ito, please give it a thumbs up. And see you on my next vlog. Bye!